Okay guys, so now we start again tayo sa panibagong problem dito sa refrigeration, which is yung kukunin natin is all about wet compression system. So, tinapik na natin yan last discussion. So, ito na yung problem. Babasahin ko na lang. So, given, a refrigeration system is using R22 is to operate 0.35 MPa, so ito yung sa evaporator, and 1.15 megapascal, ito yung dun sa condenser natin, and then find the COP or the coefficient of performance, the quality of mixtures at 0.1, and the size of bore and stroke. If MR is equal to 0.5 kilogram per second. So, ito yung mass ng picture natin. And then, nagbigay ng L over D ratio, or what we call ng ratio ng length ng stroke over diameter. So, 1.6. Then, percent clearance is 0.05 or 5%. And, number of poles is equal to 8. Okay, number of poles. So, saan natin gagamitin ang number of poles? So, siguro pagkuha ng speed yan. Okay? So, okay, isa-isayin natin. So, first, iyaan natin. Evaluate muna natin yung mga formula and then after that, isa-solve ko siya by using notepad. Sa notepad natin isa-solve. Okay? So, alam naman natin na ang COP will be equal to work ng compressor, QA, over work ng compressor, or in terms of enthalpy, H1 minus H4 over H2 minus H1. Okay, so ayan, makukumpit natin siya by using this, and then next is yung pagkuha ng quality of mixtures. So sa quality ng mixtures, alam naman natin na ito ay wet compression, so therefore yung H2 natin will be laid into, so mapupunta siya dun sa saturation curve natin sa vapor. Okay, so therefore H2 will be equal sa HG at pressure ng condenser. Okay, then next yung ano natin, S2 will be equal sa SG at P condenser rate. Okay, then next, diba ito ay nagkakaroon tayo ng isentropic compression. So, meron tayong isentropic process na nangyayari doon. So, S1 will be equal sa S2. Okay? So, since meron na tayo nito, So, ngayon, ito, e-extract natin ito. Paghihiwalayin natin yung liquid to vapor. Okay? So, ang formula dyan, S2 will be equal to yung ano natin, XS1, so magiging SF1 na siya, magiging liquid, plus yung the quality, X1, then multiplied by SFG1, or yung mixtures natin. Okay? So, makukompute natin yan by using this. Pero ito, saan manggagaling yan? Doon yan din sa pressure ng, ano natin, ito, condensed ng evaporator, which is 0.35. Doon natin kukunin yan, yung properties na yan. Then next, makukuha na natin si quality of mixtures, okay? Then, next is, makukuha natin yung H1. So, by using the formula of extraction ng liquid sa mixtures, so SHF plus yung X1, yung quality, then HFG at 0.1. Okay? At 0.1. Then, after that, makukuha natin sa H1. Okay? Then, next, si H3 will be equal to HF at P condenser. Okay? P condenser. Okay, so, purahin ko na to. Okay? Okay, so nakukuha natin by using this. So next naman is paano yung pH diagram yan. So pH diagram yan ay ito.
Okay? So, alam naman natin na si H2 will be fall to this point. Okay? So, 2. Ito yung point 2 natin. And then, assume natin na nandito banda yung wet mixtures natin. Okay? Okay, so ito yung point 1. Okay? Then, ito yung pressure natin na 0.35. Dito naman, yung pressure natin dito is 1.15 MPa. Okay? So, ito, diretso yan dito. And then, 10.3. So, tatouch siya dun sa liquid line. And then, diretso siya dun sa 10.35, which is nagkakaroon ng isenthalpic constant. Okay? S1 is equal to S2. So, ganyan yung magiging graph niyan. Okay? Magiging graph ng, ano natin, ng pH diagram. Then, next, okay, bubarahin mo na to. So, naiintindihan nyo naman, iyan ako naman sa, ano yan, sa solution. And then, next, ito, size of bore and stroke. So, sa pagkuha ng size and bore and stroke, so, ang kailangan natin na concept dyan is si BD. Okay? Si BD ang kailangan natin, or yung volume displacement natin. So, si BD will be equal sa pi over 4, yung volume ng cylinder natin, volume ng cylinder, pi d square, then L over 4, then yung number of cylinder, yung ano natin, yung NC, or what we call the CAN times 2, panto over S. So, ayan siya. Yan yung NC natin, number of cylinder. Okay? So, since dito sa problem na to is walang binigay, automatic single, ano siya? Single cylinder siya. Then, walang binigay na acting of cylinder. So, therefore, single acting lang siya. And then, ito, problema natin si N. Okay? Sa pagkuha ng N, so, since number of pole ang hinahanap, so, number of pole, so, sa electrical na to, okay? So, kung familiar kayo sa formula ng NF is equal to, NP is equal to 120F. Okay? Familiar kayo dito sa formula na to. So, therefore, RPM is equal to 120 number of frequency. And then, over number of pole. Okay? So, ito yung gagamitin natin para makuha yung ano natin. So, since sa Pilipinas, ang ginagamit natin na frequency is 60 Hz. Sa Europe, mga 50 Hz ang ginagamit. Sa mga Middle East, 50 Hz. So, gagamitin natin dito is 60 kasi nasa Pilipinas tayo. Okay? Then, next is yung pagkuha ng number of stroke. So, number of stroke, hindi binigay. Pag sa problem, hindi binigay yung number of stroke, so automatic, 2-stroke yan. Okay, 2-stroke ang gagamitin natin. Pag in-specify naman, 4-stroke, so walang problema. Okay, so makukuha natin yan dyan by using this. And then next, yung, so wala tayong BD, hindi natin makukuha yan. Okay, then next is pupunin naman natin siya in terms of percent clearance. So, ito, graphing na to. Space. So, lalagay natin dito. Alam naman natin na ang formula ng volumetric efficiency is equals to volume flow rate ng refrigerant over PV. Okay. So, wala tayo nito. Maybe B1 ba tayo? Makukompute ba natin yan? Okay. Hindi natin makukompute kasi wala tayong BD. So, proceed tayo sa another formula. So, 1 plus C minus C, then multiplied by B1 over B2. Or yung specific volume at point 1, hindi specific volume at point 2. So, ito yung gagamitin natin kasi meron tayong percent clearance. Okay? So, makukumpit natin si BD. After this, hinahanap naman natin is si BR. So, since meron tayong mass ng refrigerant, okay, so may mass tayo ng refrigerant. Sa pag-compute ng BR is equal to mass ng refrigerant multiplied by specific volume at 0.1.
So, ito, saan ba ito nanggaling? So, nanggaling yan doon sa specific volume. Specific volume is equal to volume ng refrigerant, volume flow rate, over the mass flow rate. Okay? So, dyan yan nanggaling. Okay? So, makukompute natin si VR. Makukompute natin din si ipa-plot natin. Given na rin to, gamit ito. So, makukompute natin si BD. After this, proceed tayo dito. And then, substitute si L over D, which is 1.6 na ng D. So, substitute mo dyan, makukuha mo si D. And then, after makuha si D, dito ka naman sa left ng stop. And then, tapos ang problem. So, ngayon, i-solve ko na para makuha natin yung mga value ng enthalpy dito. Okay? Okay guys, so start na tayo sa problem natin for the wet compression system. So part siya ng modification ng refrigeration. So basahin ko yung problem. Nakaraan sinulat ko, so ito yun. So a refrigeration using R22 is operated at 0.5 MPa. So ito yung sa evaporator natin. And 1.15 MPa dun sa condenser natin. And then find the COP, the quality of mixtures at 0.1 and size of the pore and stroke if mass of refrigerant is 0.5 kg per second and percent clearance of 5%. And then binigay din L over T, which is equal to 1.6 and number of pole is equal to 8. So ngayon, idadrawing ko yung schematic, yung ano yan, yung arrangement ng equipment. So ito yung arrangement ng equipment niya. So meron tayo dito condenser. Okay. And then meron tayo itong compressor. Okay, compressor. And then meron tayo itong evaporator. Evaporator, and then meron tayo ditong expansion valve. So ang nangyayari diyan at point 1, meron tayo ditong nahalong mixtures. So at point 1, mixtures ang content natin dito. Yung H natin is nawawala. Hindi natin alam. But, itong si H, ano natin, si H2, yung discharge natin dito ng enthalpy is nagkaroon ng saturated vapor. Okay? Saturated vapor. Okay? At, yung pressure niya is equal to 1.1 MPa. So ito 0.5 MPa. Okay? So ngayon nagbigay dito ng mass ng refrigerant which is equal to 0.5 kg per second. And then yung binigay dito is yung percent clearance ng ano natin ng piston natin sa compressor. So binigay is 5%, 0.5. Okay? Then okay, so ngayon, isa-solve na natin siya. So, si H1, makukuha natin yan dun sa ito. Okay? So, i-drawing ko. Okay? So, ilagay natin dito pressure, tapos enthalpy. So, may curve tayo dito ng R12. Ito yung R12 natin. So, yung H1 natin, maybe dito sa portion ng critical line natin. Okay, maybe dito yung critical line natin. Hindi sakto lang siya. Okay, maybe dito sa portion na to. And then, nidirect tayo dito sa saturated vapor natin. Curve line, okay? So, ito yung point 1 natin. Ito yung point 2. So, magkakaroon tayo dito ng isobaric heat rejection. And then, tatama dito sa liquid line. Curve. And then, didiretso. Nagkaroon tayo ng constant enthalpy at this portion. And then 4, ito yung 0.4, ito yung 0.3. And then, meron tayong isobaric heat addition. So, meron tayong constant pressure dito. Ito, constant entropy. Ito, constant pressure. Okay, so, ayan yung ano natin, yung pH diagram natin. So, ngayon, pupunta tayo sa table. Okay, so sa table muna tayo. But isulat ko muna dito yung solution. Sa solution, lagay natin H1
ay H2 muna tayo, sa point 2 muna tayo. So H2 will be equal to HG at yung pressure natin na 1.15 MPa. Okay? So pupunta tayo dun sa, and then yung H2 pa pala na S2 pa pala natin, which is equal to SG at 1.15 MPa. Okay? So ito kukunin natin to sa table. And then next yung dito natin, yung specific volume at point 2. So ito BG at 1.15 MPa. So ayan yung mga kukunin natin value dun sa ano natin, dun sa table natin. So ang table na gagamitin natin is standard. So standard ng ASHRAE. So ASHRAE ito, so refrigerant 22. So pupunta tayo dun sa, so isang table lang pala to, temperature table. So ngayon pupunta tayo dun sa temperature table ng 1.1. So 1.15, hanapin natin 1.15 dito. So sa 1.15 ang corresponds na value niya is 2, nasa pagitan siya ng 28 degrees Celsius and then 30 degrees Celsius. So ang pressure niya is 1.13 then 1.19. So nasa pagitan siya. So ang gagawin natin is iyan natin, interpolate natin to. So iyan ako muna yung calcu. So Casio calculator, open ko muna. So ngayon interpolate natin tong value na to. Interpolate natin yan. So punta tayo sa mode 3 3 2. Okay? So ngayon, lagay natin yung pressure dito. So 1.1309 and then 1.1919. Okay? Then next, kukunin muna natin yung value ng ano natin, corresponds na HG. So ito 'yon, itong part na 'to. Okay? So ayan 'yon, so vapor. Okay? So ito, itong so 413.79 and then 414.26. Okay? Then AC, shift, stack, regression, then yung nawawala is yung ano natin, yung Y bar, Y hat. So lagay natin yung corresponding na pressure, 1.15. Therefore, ang ano natin is 415. Okay? So lagay natin dito, so 413.9372. Okay, so ang unit is kilojoules per kilogram. Kilogram. Okay? Then, hanapin naman natin si S2. Okay? So, S2 naman, kukunin natin siya at SG. Okay? So, saan banda yun? Ito. Itong portion na to. Okay? So, itong 1.71.36 and 1.7711. Okay? So, interpolate natin. Palitan natin yung data. So, shift stat data. Then, lagay natin dito. So, 1.77136. Then, 1.711. Okay. Then, AC ulit. Then, recall. Then, equal. So, ang ano natin, S2 natin is equal to 1.7128. Okay, lagay natin dito. 1.7128. So, ang unit niyan is kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? So, kilojoules per kilogram Kelvin, lagay na natin. And then, hanapin natin si B2, yung specific volume at point 2. So, punta tayo dun sa table, alert. So, ito, sa table, saan siya nakalagay? Ito, sa pangatlong row. Okay? Sa pangatlong row. And then, lagay natin dito. Palitan natin yung value ng data. So, shift stat data tayo. And then, lagay natin dito is 0.02282. Okay, 0.01972. Okay, so ito na yon. Then, AC, then recall ulit. Okay, so 0.0205. Okay, lagay natin dito. 0.0205 cubic meter per kilogram. So, yan yung unit ng specific volume natin. Then next is yung pagkuha natin ng point 1, okay, sa point 1. Kasi, ito siya, di ba? Dito sa portion na to, nakuha na natin to, itong si H2,
Ngayon, meron tayong constant entropy dito. So, S1 is equal to S2. So, ngayon, itong portion na to, kukunin natin yung value ng SF1, yung sa liquid, and then SFG, yung sa vapor. Sa vapor, saka sa mixtures. And then, yung HF1, then yung HFG natin. So, kukunin natin yan din sa table. Pero yung pressure dito, saan ba siya nakalagay? Nakalagay siya sa 0.35 megapascal. So, lalagay natin siya doon. So, ngayon, punta tayo doon sa table. Okay? Sa table na tayo. So, proceed tayo doon sa 0.35. Hanapin natin yung pressure. So, andito siya. Sa pagitan netong negative 12 saka 10 degree. Negative 10 degree. So, ngayon, okay? Kunin na natin dito. Interpolate ulit natin kasi nga, yun yung pinaka-value niya. So, hanapin muna natin yung apat na value. So, ito, ito, lahat to. So, lagay natin dito sa ano. Okay, at point 1, SF1 is equal to, okay, lagay natin SFG. Okay, then SF. Okay, lagay natin SF, then yung SFG. SFG equal. So, ayan. Okay na. So, ngayon, ang gawin natin. So, i-calculate na natin dito. Interpolate natin. So, palitan lang natin lahat ng data dito. So, shift stat data. Then, lagay natin dito is 0.33038. Then, 0.35479. Okay? Then, next is yung ano natin, ito, ito muna, yung SF muna natin, ay yung SG muna natin sa vapor. So, 1.769, then 1.7658. Okay, then AC, and then recall. Recall, but ito, kapalitan naman natin to ng value ng 0.35. Okay, so, lumalabas, ang value natin is 1.7664. 1. Ano ba siya? Nasaan ba siya nakalagay? So, SG pala yan. Sa SG natin lalagay yan. SG. So, 1.70 ano, 7664. Okay, unit is the same this one. Okay, so copy paste. Okay, natin dito. And then, SF naman. Sa SF naman ang kukunin natin. So, punta ulit tayo sa table. So, shift stat data. Tapos, lagay natin dito. 0.9485 then 0.9572 then AC recall again. Okay, so 9555. Okay, 9555. Okay, so 9555. Mga tumatawal na aso. Okay, so ayan, so kunin naman natin yung value ng ano natin? SF. Okay? So, SF natin, saan tayo kukuha? Dito tayo kukuha dito sa, ito, HF. Okay? So, HF yung kukunin natin. Kunin natin yung sa vapor. So, sa vapor, ang nakalagay dyan is ito. Okay? So, palitan lang natin ng data. So, shift stat data. Okay? So, lagay natin dito 400.39. Then 401.20, and then AC, then recall, then ang lalabas dito na value ng ano natin sa V4 is 401. Okay, so 401 lagay natin dito, 401.0411. Okay, so lagay natin 0.11. Okay, may 4 pala, may 4 pa pala dito. Okay, so ang unit niyan is kilojoules per kilogram, okay? Hanapin natin dito. Then si liquid naman hanapin natin, liquid. So si liquid dito natin makukuha sa, ayan, sa pang, ano, pang apat, okay? So itong, so interpolate na natin ulit. So shift stat data, so lagay natin dito 186.11, then 188.4. Okay, then AC, shift, ay recall ulit, recall na lang. So recall, then equal. So 187,
na malabas ang ano natin is 187.956. So, unit is kilojoules per kilogram. Okay, so may nakalimutan pa pala tayo dito, si B1. Okay? Si B1. So, si B1 equal yan sa BG. Okay, sa B4. Okay? So, kunin din natin. So, kukunin din natin dito sa portion na to. Okay? Okay, so mamaya na natin kunin. Okay, later on na lang. So ngayon, dito muna tayo. Okay, so gamitin natin yung quality ng equation. So S1 is equal to S2. So equivalent yan sa SF1 plus yung X1, yung quality of mixtures natin, then SFG. Okay, so equivalent din yan sa saan siya equivalent. So, lagay natin dito. Then, copy-paste ito. Okay, copy-paste. Then, equal to this SF. Okay. This SF. And then, plus yung ano natin, yung minus, i-minus nito. Tanggalin muna natin lahat ng unit para magkasya. So, ito din. Tanggalin natin ang unit. Okay. So, ito. Palitan natin ito ng SG. Okay, minus ito. Okay, natin dito. Then, yung X1 natin. Okay, so, ayan. So, shift solve na lang natin to. Okay, so, shift solve. So, alpha, ano? So, lagay natin dito is 1.728 is equal to, so, alpha X, alpha equal, then 0.955 plus ito, yung X natin, alpha X, then lagay natin yung difference na ito, 1.7664 minus, okay, 955. Okay, so equal to, so shift solve na lang natin. So ang lumalabas na ano natin, yung quality natin is, so, 93. So, 0.93339. So, yan yung, ano natin, quality of mixtures natin. So, 93.39%. Okay? Then, after this, so, meron tayong formula na H1 is equal to HF plus yung X1, then yung X, HFG. Okay? Lagay natin tong value na to. HF natin. Then plus yung ano natin. So, ito. 0.9339. Okay? Then multiplied by HG. Ito. Okay? HG natin. Then minus ito. As HF. Okay, then so, ano natin? Calculate na lang. Lagay natin dito 1777.9509 is equal to, okay, 0.9339. Then lagay natin dito 401 pala. Then 0411-187.95006 so equal, so ito yung ano natin, yung H1 natin, so 386.9558. so ang unit is kilojoules per kilogram. Okay, so nakuha na natin lahat ng mga value. So ang kulang na lang natin dito is si B1. Okay, si B1 naman is makukuha natin by this quality of mixture solid. Okay? So, alam naman natin na ang ano natin. So, dito tayo. Punta tayo sa table ulit. So, meron tayong B4 liquid. Okay? So, B4. Okay? Ito siya. Okay. So, itong lumalabas. So, B4 lang siya. So, ngayon, pupunta tayo dun sa table na isa. Okay, hanapin natin yung may liquid kasi kailangan natin yun. Kasi B4 lang ang nakalagay dito. So, it means nakapatong siya dito sa, dito,
Okay? So, kailangan natin yan dito na V. Okay? So, ngayon, i-open ko yung table ng ano natin para mahanap si BG. Okay? Okay? So, open natin yung R12 properties natin. So, ito. Kasi meron siyang volume nito. So, hanapin natin yung 0.35. Okay? Pero, tingin ko, magkaiba ito eh. Okay? Check muna natin kung magkaparehas. Halos magkaparehas sila. Okay? Okay, so, nakahanap na ako ng, ano, ng table natin sa R22. So, dito kasi sa ASHRAE table, wala siyang, ano, wala siyang liquid. So, ang gagawin natin is i-compare natin dun sa nakuha kong table. Okay? So, ito yung table na isa. So, property table natin. So, ito. Ang lumalabas dito na vapor natin, 0.06998. So, dito sa ASHRAE, parehas lang. Okay? 0.069986. Okay? Dito naman, sa negative 10. So, dapat parehas din yan. Okay? So, 52 dito, 6527. Dito naman, 652 lang. Okay? So, ito ang gagamitin natin. Okay? So, kukunin natin tong HB natin. Okay, lagay natin dito sa, ano, sa interpolate natin tong portion na to kasi kailangan natin ng, ano, ito. Okay, kailangan natin yan. Lalagay natin dito sa, ano, table. Okay, kasi maliit lang naman yung diferensya nyan. So, ano ulit tayo, sa stat ulit tayo, si ship stat data. Okay, muna natin, lagay natin dito. So, lagay natin dito sa 0.5. Dapat naka-divide ng 1,000 pala to. So, lagay natin dito 1. Okay, so 0.75. So, ito muna ha. Ito muna ang portion na to ha. Okay, but ayaw map. Ito. Ito lang ha. Okay, so lagay natin dito 0.769 divide by 1,000. Okay, so ito yan. Okay, then 0.606. Okay, 7606, tapos lagay natin dito, and then lagay natin yung pressure. Yung pressure nga dito tayo kukuha sa ASHRAE. Okay, sa ASHRAE yung table natin is 0.33038 then 0.35479. okay, then ano tayo, AC ship stat regression, then X bar yung nawawala natin. So, lagay natin dito is 0.35. Okay? So, lumalabas ang ano natin is, wait, lagay natin dito stat data. So, ang nawawala is si X bar. Okay? Ah, okay. Divide pa pala natin ito ng 1,000. So, 0.6. Okay, balik tayo doon. Kasi nagkaiba yung value. So, divide pa natin ito ng 1,000 para equal sila. Divide 1,000. Okay, pa-at divide 1,000 kasi ito nandito times 10 to the negative 3 yan. Okay, so lalagay natin dito. Okay, then AC, then recall again. So lumalabas ang value natin is, so lagay natin yung fix, i-fix natin by 9 digit. So lumalabas, ito, so engineering natin, i-ano natin, by engineering. Okay, lumalabas is ito. Okay, so lumalabas is, okay, lagay na natin dito sa, ano, so 7759. Oh, lagay natin dito. Okay, HF is equal to 759.874 times 10 to the negative, negative ano siya, negative 6, okay? Then plus, yung X bar natin, X ano natin, quality of mixtures 93.39 multiplied by yung ano natin, ito. Okay, ito yung ano natin, VF, tapos yan natin, dapat makuha muna natin yung BG. Yung BG natin is makukuha dun sa ASHRAE table. Sa ASHRAE table, ito tayo.
Okay, ASHRAE table tayo. So, lagay natin dito is yung value ng ano. So, palitan lang natin to. Shift stat data. So, papalitan natin tong ito. Okay, so, ito lalagay natin 0.06986. And 0.06569 65 pala. 6527. Okay? Then, AC, then recall. Okay? So, lumalabas, ang value natin, okay, ang value natin is, okay, minus natin dito, 0.06617. Okay? So, apat na, ano lang, decimal. And then, compute na natin. So, ilan yan? So, lagay natin dito, shift, ano naman natin? Punta natin sa mat ulit. Okay. Com. Okay? Then, lagay natin dito, 79.84874 e to the negative 6 plus yung 0.93393 then, ito, 0.06617 then minus yung ano natin, 759.874 e to the negative 6. Okay, so equal to, so ito na yung ano natin, yung specific volume at 0.1 kasi kakailanganin natin yan. So 84, ay teka lang, wala. Okay. So, i-fix ulit natin sa 4 digit. Fix natin sa 4 digit. Okay. 18 cubic meter per kilogram. Okay? So, yan yung specific volume at 0.1 natin. Then, doon naman tayo sa 0.3. So, alam naman natin ang H3 is equal to HF at 1.15 MPa. So, lagay na natin. Hanapin natin sa table. Punta ulit tayo dun sa, ano natin, sa 1.35. So, ito yun. Sasapagitan siya ng, anong table na ba? So, R22 ha. Okay, so, 1.15. So, dito siya sa, ito. Okay, so, dito ulit tayo sa HF. So, kukunin natin yung HF dito sa pang-apat na row. Okay, so, ito. So, interpolate natin. So, shift is, ano ulit tayo? Start ulit. Then, linear. Lagay natin yung value ng pressure. So, 1.1309. Okay. Then, 1.1919. Lagay natin yung, ano dito? Yung HF. So, 234.08. Then, 236.62. Okay. Then, AC ulit. AC, shift. Stat regression, then ano yung nawawala natin? Yung nawawala natin is yung si Y bar. Okay? Nalagay natin dito si 1.15. Okay? So lumalabas ang ano natin is 43. Okay? Bakit naging 43? Okay? So wait. Ano natin? Check natin ulit. Wala siya sa range. Okay? So data ulit. Okay, 19. Ah, bakit 63 to? Okay, so 36 dapat yan. So, 236.62. Okay, then AC ulit, then recall. Okay, so lumalabas 34. Okay, 234.8753. So, lagay natin, 234.8753. Kilojoules per kilogram. So, kompleto na yung value natin. Okay, so ngayon, solve na natin yung... So, ito equivalent din to sa... H4, okay? So, nagkaroon tayo ng isenthalpic process, okay? Then, next, yung hinahanap natin is yung COP. Okay, COP, or coefficient of performance, is equal to QE, or the, yung ano natin, refrigerant capacity, over yung work ng compressor, or power ng compressor. So, H1 minus H2, H4, divide by H2 minus H1. Lagay natin. Lagay natin corresponding value. So, H1 natin, ito. Okay? So, 336. Okay? So, lagay natin 336. 36. Then, minus yung, ano natin, si H4, ito. Ha? Okay? Copy paste. Okay? Then, divide.
Then, lagyan natin sa H2. Sa H2, nakuha na natin kanina. Ito, 413. Okay. 413 minus ito ulit. Okay. So, yan yung ay, H1 pala. Ito. Okay. Lagyan natin dito. So, ilan yan? So, compute natin. Okay, alam mo na tayo. Balik tayo sa comp. So, lagyan natin dito. So, 386.958 minus yung 234.8753. Then, kunin natin yung value sa baba. So, 413.9372. Okay? 72. Then, minus yung 386.9558. So, lumalabas na coefficient performance natin is 5.6. 5. Recall natin ulit. So, 5.63, 63, 65. So, yan yung COP natin. Okay, sa wet compression natin. Ngayon naman, si bore size ng bore stock natin. Okay. So, since alam naman natin ang formula ng ano natin, volumetric efficiency. Volumetric efficiency is equal to 1 plus C minus C. Then ang original formula natin dito is yung pressure, yung ano, yung tinatawag natin pressure ratio. Okay? Pressure ratio over I raised to 1 over n. Pero since wala tayong ano natin, yung polytropic index, so ang gagamitin natin is yung si specific volume. So yun yung ano yun. Yung purpose niyon kaya kinuha natin. Okay? Then lagay natin yung value. So 1 plus yung 5%, then minus 5%, then quantity, yung ano natin, yung B1, same B1 natin, nakuha kanina, ito, okay? Okay, lagay natin dito, input, then divide by B2. So, B2, ito, okay? Kasi B1, okay? So, ilan yan? Ilan ng volumetric efficiency natin? So, lagay natin, 1 plus yung 5%, 5%, so saan yung percent dito? Yun. Okay, so percent, okay. So, lagay na lang natin, 0.05 plus, si, minus pala. Minus 0.05, then quantity, 0.0618, then divide 0. Not math error, okay. 0.0205. Okay? So, lumalabas ang value natin is 89. So, 89.93%. So, yan yung volumetric efficiency natin. So, since alam natin yung volumetric efficiency by using yung ano natin, yung clearance, percent clearance natin, so, gagamitin naman natin to in terms of ideal over actual na volume. Okay? So, B, si NB, so volumetric efficiency is equal to BR or volumetric flow rate, volume flow rate ng refrigerant over yung volume displacement. Okay? So, since hanapin natin si BR, kasi binigyan na tayo ng BR, so BR is equal to mass ng refrigerant multiplied by yung D1 natin. Okay? Yung specific volume at 0.1. So, 0.05 kilogram per second. Okay? Multiplied by yung B1 natin. Nakuha natin kanina. Ito. Okay? Okay. So, lagay natin dito. Okay? So, ang unit niyan is cubic meter per kilogram. So, magka-cancel yan. So, magiging meter per second, cubic meter per second na siya. So, lagay natin dito. 0.05 multiplied by 0.0618. So, lumalabas ang natin, BR natin is 0.0031. Okay, lagay natin dito, i-fix natin by 6 para makita lahat. Okay, 09 pala. Okay, 0.003090. Okay, so cubic meter per second. Okay, so ayan na yun. So, kukunin natin si volume displacement. Okay, so BD will be equal to, okay, so magmumultiply ba yan? Okay,
So, divide pala. So, VR divide by volumetric efficiency. Lagay natin 0.00309 divide by 89%. 89.93%. So, equal to, so, lagay natin dito. So, divide natin to ng 0.8993. Okay. So, ilan? Ang lalabas? So, lalabas is 0.003436. Okay. So, cubic meter per second. So, ngayon, nakuha na natin si BD. So, si BD has a formula of pi. Okay, pi over 4. Okay, yung volume ng cylinder natin, pi over 4 times d square. Kaya yung bore natin. And then yung length multiplied by yung NC natin, which is equal to number of cylinder, number of acting. So, CAN times 2 over number of stroke. Okay? So, lalagay natin dito. So, since wala tayong binigay na N dito, ay walang binigay na number of cylinder, so ito ay single cylinder lang. And then, walang binigay na acting, so single acting din to. And then, yung N, makukuha natin yan by means of sa electrical na. Kasi, 8 pole yung binigay dito eh. Okay, so lalagay natin dito. So, kung familiar kayo sa formula na 120F is equal to number of pole times the frequency, times the, okay, so, lagay natin, NP. Okay, yung RPM natin, then yung number of pole. Okay, so, makukumpute natin si N. N is equal to 120F over T. So, alam naman natin ang frequency natin. So, since nasa Pinas ito, so, ang ginagamit natin is 60 Hz. Okay? So, 60 Hz, then divide by 8 pole. So, ilan yan? So, lagay natin dito. So, ilan yung RPM natin? So, 120 multiplied by 60, then divide by 8. So, lumalabas ang speed natin ng, ano natin, ng cylinder is 900 RPM. Okay? RPM. So, ayan na siya. So, nakuha na natin. Then, substitute the value na lang. And then, nagbigay tayo ng L over D ratio. Okay? So, lagay natin dito. 0.036. So, lagay natin dito. Then, equal to pi. Pi over 4. So, copy-paste na lang natin to. Okay? Paste na lang natin. Okay, so ganun din yung formula. And then, d cube. D square na siya. Ito kasi, so yung L natin, equivalent yan sa L, then transpose mo dun, so magiging 1.6d. And therefore, ito ay may magkakaroon tayo ng 1.6d na to. Okay, so magkakaroon tayo ng d cube dito. Okay, naka-cube yan. Okay, and then 1.6. Factor out natin sa 1.6. The number of cylinder is 1, then 1 acting, and then 900 RPM, divide 60, then multiplied by 2. So, since wala tayong stroke na binibigay dito, kapag sa problem walang binigay na number of stroke, so ang gagamitin natin is 2 stroke, okay? So, 2 stroke yan, automatic, okay? So, magka-cancel si 2, and then, okay, shift solve na siya. Okay, so solve na natin yan. So, solve na talaga. Okay, so lagay natin dito. 0.0. Okay, 0.003436. Then, ano natin? Alpha equal. And then, pi. Okay, so pi over 4. Then, lagay natin dito. X cube. Ah, hindi. Lagay natin D. Kasi para makaano kayo. D cube. Okay. Para makasunod dun sa formula, and then 1.6, then lagay natin dito yung 900 divide 60, okay, and then lagay natin dito ng comma, shift, saka ito, comma, and then alpha D, recall D, okay, then shift solve, okay, then compute na natin. So, therefore, ang ano natin,
ang four stroke, yung bore ano natin, bore diameter natin, yung D natin, is equal to 0.05677. Okay? So, meter. So, in terms of, ano siya, millimeter, so, multiply natin by 1,000. So, ito, alpha X ay alpha D, multiplied by 1,000. Okay? So, lumalabas is 56.7 millimeter ang size ng ano natin, bore. And then, next yung length ng stroke. Okay? So, lagay natin dito, yun ito, diameter. So, meron siyang L over D ratio. Then, multiply natin to by 1.6. Okay? So, ilan? So, multiply natin to by 1.6. Ano, malabas ang ano natin is 90.72 millimeter. So, makatotohanan yung ano natin, size ng bore natin. Okay? So, next is, okay, so tapos na pala. Okay na pala yung size. Meron na rin tayong, ano, X-bar, ito. COP, nakuha na rin natin. Okay, so 5.63. And then yung bore and stroke diameter natin. Diameter and then length. So, nakuha na natin. So, okay na. Okay na pala lahat. So, ganun lang yung pag-solve ng wet compression system natin sa refrigeration. Okay? So, okay. Thank you and then, God bless.